Yun. So, ayun guys. Yun. Hello, what's up guys? Kumusta po kayo lahat? And welcome to my channel. So guys, kung bago mo pala napapanood itong video ko, itong YouTube channel ko, please subscribe. At maraming salamat po sa inyo lahat dahil 313 na po tayo sa YouTube channel na to. At maraming salamat po sa inyo lahat guys. Then, kung napansin po ninyo, ngayon na lang ulit ako nakagawa ng video dahil po medyo busy lang po ako sa trabaho. Then yun nga po, medyo may bago po ako ngayong sinusubukan. Yun po ay ang aking online business. So guys, passport din po sa akin kasi po nag-start po ako mag-online business at yun nga po yung dahilan ko bakit ako nag-gawa ng video ngayon kasi po yung gagawin kong content ngayon ay para po sa may kinalaman po sa aking online business. So kung ano po yun guys, kung napapansin po ninyo dito, so meron po dito sa tabi ko na order. So ito pong in-order ko na to ay thermal printer po na gagamitin ko po sa online shop. Sa online business ko. So, in-order ko po sa Shopee noong 22. Then, dumating po siya nitong 27 kahapon. Then, medyo matagal lang po yung shipment niya kasi medyo malayo po. Then, dumating siya kahapon. Then, ngayon ko lang siya i-unbox kasi medyo may ginawa na ako kahapon. Then, ito pong thermal printer na to ay nabili ko sa Shopee. Yung link po ng online shop na binalan ko sa Shopee, ilalagay ko po sa description para kung sakaling gusto nyo rin po bumili. At okay naman po yung mga reviews doon sa online shop na yun. Kaya doon ko po siya binili. Then nag-send po yung seller ng mga updates at saka info, saka ng mga manual kung paano siya gamitin. Nag-send din siya ng video na gumagana yung binili mong item. So yun guys, i-unbox ko siya ngayon, then tulungan niyo po ako kasi hindi ko siya alam gamitin yung thermal printer. Ngayon ko pa lang siya talaga i-open. Then yun, malalaman natin mamaya kung kaya ko siyang gamitin o hindi. Then guys, panoorin niyo po ang aking pag-unboxing ng thermal printer. So yun guys, ito na yung thermal printer natin, i-unbox na natin. Dito ko na mismo tinapat siya sa box yung aking camera para mas makita natin yung ating i-unbox. So yun guys, let's start! Guys, ako naman siya mga item para sige-sige siya. So, guys, ito siya mga box yung nasa loob niya. Then, magkadikit sila. And, try natin ilabas. Balot na balot siya sa bubble wrap. So, yun. Atanggalin natin bubble wrap. Then, ito na yung ating, box. So, una natin tingnan yung malaking box. Malaking box muna or yung maliit? So, tinanaw natin ito maliit. Kung anong laman nito. So yun guys, ang laman ng isang box na maliit ay yung kanyang tray. Yung lalagyan ng thermal. So yun guys, ang unang laman nung unang box ay yung holder, yung paper holder nung ating thermal printer. So try natin siya buuhin.
So guys, ito yung tray ng ating thermal printer, yung paglalagyan ng ating roller paper. So yun guys, nabuo ko agad, ang galing ko, diba? So tabi muna natin siya, then sunod natin yung malaking box. So yun guys, nabuksan na natin yung malaking box. Tingnan natin kung anong laman. So sa ibabaw niya guys, ito yung adapter. Ito yung adapter niya. Then, kasunod, may dalawa pa. So ito yung pang cable, yung mga cable niya. Then, may bubble wrap ulit. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Then sa side niya guys, may box na isa pa. So ayun, ito pala yung ano. Ito yung ito yung thermal paper niya. Bukas na siya, siguro hindi ko alam, siguro baka dito kinuha yung pinang-testing dun sa video na send sa akin. So ito yung thermal paper niya, hindi pala siya naka-roll, nakaganto siya, tapos doon siya ilalagay sa tray. So mamaya natin ilalagay siya doon sa tray ng ating thermal printer pag gagamitin natin siya. Tapos kasama naman doon sa box ay, so yun guys, yung disc, nakalabas na siya kasi alam ko tinry siya doon sa mismong sa seller, tinry siya kung paano siya, kung gagana siya o hindi. Tapos aray yung manual, instruction manual ng ating thermal printer, meron din siya. Yung manual guys, sinendin naman siya sa akin nung seller sa meron siyang ibinigay sa akin na link para makita yung manual. Tapos guys, ang natitira na lang dito sa loob ng box ay mismong thermal printer na. Ito na siya guys. So, nakabalot na siya ulit ng plastic. So, i-open natin siya. Hindi ko talaga ito alam gamitin guys, kaya pasensya na kayo. Tatry natin siya ngayon kung magagamit ko ba siya or hindi. Yun guys, ito nga yun. Ito yung sinend nila sa akin, yung trial print doon sa mismong seller. So na ito nga guys, katunayan na gumana siya doon bago siya isend, bago siya i-ship. So yun guys, kunin natin yung ating so yun guys, meron po siya nasa loob. So yun guys, sa loob ng thermal printer, meron pang isa, ayun, self-test ang nakalagay dun sa printout na nasa loob. Print test na to dun sa seller bago niya i-ship sa akin. So yun guys, ang kagandahan, tinatry muna nila dun sa mismong seller, tinatry muna nila yung printer bago nila i-send sa buyer. So yun guys, sasaksak natin siya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So yun guys, i-set up muna natin siya bago natin siya isaksak. So ito yung switch sa likod. Huwag siya lang gamitin. So kunin natin yung ating holder, thermal holder, tray. Tapos, sasaksak natin siya. So, ito guys, yung isang cable para to sa laptop or sa PC. Siya i-coconnect.
para dun sa ating thermal printer. So since guys, ang kagandahan nito guys, kahit hindi mo siya i-connect sa mismong laptop or PC, ano siya, Bluetooth siya. Kaya pwede sa cellphone, pwede mo siya magamit kahit nasa cellphone mo lang siya. So guys, ito yung cable niya. Sasaksak natin. Tatry natin kung magagamit ko. Good luck, magamit ko agad. Baka mamaya try lang to. Diga. Dito pala siya i-connect. Hinahanap ko yung saksakan. Dito pala siya i-connect sa adapter nga pala. May adapter. So yun guys, ito yung adapter. Dito mo isasaksak yung cable. Yan. Saksak mo yung cable dito sa adapter. Tapos isaksak mo siya sa saksakan. Siyempre. Kasi yung saksakan niya, kailangan may ganito, yung tatluhan. Papaltan ko pa yung aking ano, kukunin ko pa yung isa. Kukunin ko pa yung isang saksakan sa loob. Wait lang. 1 hour later. Guys, kumuha pa ako ng isang saksakan ulit. Para may pagsaksakan tayo ng ganito. So yun guys. Yan, saksak na. So yun guys, tapos isaksak natin tong ating saksak natin to sa likod ng ating printer. So yan. Then i-on. So yun guys, na tumunog yung error, may error daw. Hindi ko alam kung bakit. So yun guys, ilalagay natin tong ating thermal paper sa ating sorry na, hindi ko talaga siya alam eh. Kaya ano lang tayo, sariling sikap. Hindi ako nakapanood sa YouTube kung paano siya gamitin. So yun, alam ko. Okay, open, yeah, turn off muna pala natin. Turn off muna natin yung printer. Tapos, bubuksan natin siya. Tapos, isusuot natin yung ating thermal paper dito sa likod. Wait. So yun guys, kapag naayos na natin yung thermal paper natin sa ating thermal printer, so kailangan guys daw maayos yung pagkakalagay ng ating thermal paper sa ating thermal printer para wala siyang maging error. Then, kailangan natin i-download yung QR code scanner. So, download natin siya. Then, na-download ko na kanina. Tapos, scan lang natin yung para sa Android na QR code. Tapos, meron din QR code na para sa iOS. Then, open lang natin yung link. Pagkatapos, install. Cancel. Hindi pa pala natin nakoconnect yung ating yan.
connect muna natin. Then, so yun, okay na. So yun guys, tatry natin i-print. Mapiprint siya. Ho! Galing! So yun guys, gumana. Yun guys, gumagana naman. At sana, magawa ko to ng maayos sa aking online business. So yun guys, ito na muna kasi medyo talaga ngayon, ngayon lang ako nag-try na ito. Then pagka medyo nakabisado ko na, gagawa ulit ako ng isang video para so yun, mas maganda yung pagpapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So as of now, okay naman siya. So yun guys, nag-try ulit ako ng pagpiprint. So yun, kung napansin niyo, may na-try na akong print dito yung logo ko. So yun guys, tatry ulit natin mag-print. Then punta tayo dun sa print label app natin. Then punta tayo sa input. Then sa image. Then album. Then hanap lang tayo ng ipiprint natin. So siguro ay eto na lang isa. So yun guys, itatry ko tong aking isang logo. Kung ayos siya, mapiprint. So yun guys, tatry natin siyang iprint. Then okay natin siya. Print. Then connect lang ulit natin siya sa ating thermal printer. Yan. Then number of prints isa lang, then okay natin. So siguro ay itaas ko na lang muna ito. Okay na plan. So yan. Yun! So ayun guys. Yun, naprint na yung ating label. So yun, okay na. So hindi ko na siya aalisin dito kasi hindi ko maiayos na inayos. Hindi ko siya maiayos nang lagay yung pag-feed nitong thermal paper, hindi ko siya maayos ng paglalagay. So yun guys, so yun na. Okay na tayo guys sa pag-happy print natin. So sana guys may natutunan kayo at sana may naibahagi ako sa inyo. So yun guys, maraming salamat. Bye-bye. So yun guys, mag-upload lang po ako ng panibagong video tungkol dun sa thermal printer kapag maayos ko na siya nagagamit and pag nagagamit ko na po siya sa online business ko. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe and watch po yung mga gagawin kong mga videos. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless. Bye-bye. Thank you po.